So yung mga ka-score, isang mapagpalang araw sa inyo. So nandito tayo sa Pampanga, guys. Bibisitahin natin yung ating mga fish pan ng mga hito at tilapia. So i-share ko din sa inyo kung ano yung mga common mistake na nagawa namin para hindi na maulit at inyong matutunan. So samahan nyo ako, guys. So yun, guys, simulan natin sa preparation. So dapat patayuin natin yung ating fish pan para makasigurado tayo na walang predator. So pwede tayo mag-apply ng mga tea seeds, sodium, o kaya pwede rin sure kill, nakakapatay din siya ng isda saka mga igat. So para maiwasan natin yung dagdag na kumakain sa ating fingerlings at sa mga pagkain natin. So dapat wala talagang predator na maiiwan. So yun, sa pagpapatubig dapat meron tayong pagkukunan ng malinis na tubig. Yan, source of water. Yan, dito na tayo sa ating fingerlings. Yan, bumili tayo ng fingerlings mula kay EJ Domingo. Yan, so dapat maganda rin yung breed ng fingerlings. Yan, saka healthy. Yan ang ating mabait na supplier ng fingerlings. So i-search nyo lang, EJ Domingo. So sa pagpapakawala, guys, dapat nakalusong, saka dahan-dahan ibubuhos yung ating fingerlings. So kung napapansin nyo, nakalagay siya sa drum. Hindi siya nakabalot sa plastic. Kasi mas maraming mortality kung naka-plastic siya. Hindi katulad niya sa drum, fresh air na agad yung hinihinga niya. Tapos ang kagandahan pa niyan, less work para sa mga supplier natin. Hindi na nila susupot yung mga fingerlings, so hindi siya nalalamog. Sabi ni pare, technician daw, yung iba naman daw nalulunod. And guys, healthy yung ating mga fingerlings. Para lang nalunod. Wala nalunod. Yes, buhay na buhay, oh. So isa naman sa mistake, guys, itong ating poultry itik. Yan, guys, nasa fish pan siya. So ito, guys, pwede siya kung ang lalagay natin is grow out na, yung papalaki na sa hito o kaya yung ating mga breeder. So napansin nyo, nilagyan natin ng sandbag pero kumakatas pa rin siya, so madaling mapulyot yung ating tubig. So guys, sa paglalagay naman ng tali, guys, dapat isang dangkal lang ang pagitan. Yan, kasi ginawa namin isa maluwang. So ang nangyari, dinadagit pa rin ng mga kingfisher. So importante din na gumamit tayo ng tansi. Yan, guys, so mas nakakailang kasi yan. So hindi siya ganong nakikita ng ibon, so sasabit siya dyan. Pati ba yung nagwawala eh? So importante din, guys, sa pagpapakain naman, guys, ayan, dapat i-spread out mo yung pagkain, so walang natitira. Dapat iikutan mo talaga yung fish pan sa una, sa pag-fingerlings pa lang siya. Kasi hindi pa sila sanay tawagin, guys. Yan, so iikutin natin magiging yung ating fish pan sa paglalagay ng pagkain.
So yun, sa pagbibigay naman ng feeds guys, dapat dahan-dahan lang yung paglalagay natin ng feeds. So makikita nyo naman sila kung masigla pang kumain o matumal na. Pagka halos ayaw na nilang kumain, ibig sabihin busog na sila. So stop na yung pagbibigay ng feeds para hindi maging waste. At magiging polluted pa yung tubig natin dahil hahalo sila doon sa ating tubig pag natunaw. So ito guys, bali 10 days na sila dito. So yan, tignan nyo guys, sobrang healthy nila, saka malalaki na. Yan, so almost, so 20 grams na yung iba dyan, 15 to 20 grams. So although may naiiwang maliliit dahil yung breed natin noon is 2 inches and 3 inches magkahalo. Dahil supposedly, papakawalan dun sa isang piece pan yung 2 inches pero napulyot yung tubig dahil nga dun sa ating sandbag na kumakatas mula dun sa poultry ng itik. So ayan, healthy na sila. So yun guys, importante din na hindi magugutom yung ating mga alagang hito. Dahil pag nagutom sila, may tendency na magkakain na sila o mag-aaway. Dahil yung iba dyan medyo malalaki na, so pag nagutom yun, kakainin yung maliliit. So ganito yung mangyayari sa kanila pagka ginutom natin sila, ayan, mag-aaway-aaway tapos magkakainan. So sayang naman yung ating fingerlings. Ayan, sobrang healthy nung ating pan. So isa ring importanteng factors dyan guys yung ating irrigation. Dapat guys, lagi tayo may pagkukunan ng malinis na tubig. If ever mapulyot yung ating tubig, madali natin siyang palitan. Ayan. Dahil pag hindi natin siya napalitan guys, so magiging cause siya ng death ng ating mga fingerlings pagkamatay. Ayan. So yun guys, salamat sa inyong panonood. Sana i-share nyo itong ating videos para matutunan din ng iba. So huwag natin kalimutan mag-subscribe at mag-iwan kayo ng comment kung meron kayong mga katanungan. So salamat.